Okay, welcome back to Mang Mekaniko Channel. Ang tatalakayin po natin ngayon ay bahagi pa rin ng electrical wiring system ng isang motorcycle. At ito ay ang wiring harness. Ano ba ang dapat nating malaman sa wiring harness ng isang motorcycle? Kung bago ka sa larang, ito maaaring maniniwala ka sa akin sasabihin sa iyo na ito ay isa sa pinakakomplikadong bahagi ng electrical system ng isang motorcycle. Pero after na mapanood mo ang video na ito, pwede mong sabihin na sinungaling ako. Okay, ang totoo, sadyang komplikado ang wiring system ng isang motorcycle kung hindi mo alam yung mga basic information regarding dito. Pero kung may basic knowledge ka at sanay ka sa mga ito, ay hindi magiging mahirap para sa'yo ang pag-troubleshoot ng wiring harness ng isang motorcycle. Simula sa araw na ito, ipapadaliin ko ang pag-troubleshoot mo ng electrical wiring system ng isang motorcycle. Especially kung ang gagawin mong motorcycle ay ang model brand TMX Alpha 125. Sapagkat itong video ito ay ginawa ko specifically para sa kanya. Ang bawat brand ng motorcycle ay may kanya-kanyang ginagamit na color coding sa design ng kanilang electrical system. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ang magkaparehas na kulay ay may magkaparehas na application. May mga brand ng motorcycle na nagkakatulan pero ang pinaka-the best ay kabisado natin sa bawat model ang color coding ng electrical system. Majority ng ating mga motorcycle ay matatagpuan ng bundles of wires niya sa unahang bahagi sapagkat naroon ng maraming accessories niya, kaya naroon ng maraming wiring connections. Isa dito ay ang model na ginagamit natin ngayon, ang TMX Alpha 125. May ginawa po akong troubleshooting guide para sa inyo. Makikita po sa troubleshooting guide na yon kung anong color ng wires ang nakakabit sa bawat particular na pyesa ng electrical system ng motorcycle. Ito po yung sample. Meron din po yung kasama na wiring illustrations. So napakadali na ng troubleshooting ng electrical system ng motorcycle. Sa wiring harness ng isang motorcycle ay meron akong tinatawag na 3 major wires. Ito ay ang mga sumusunod. Yung wire na nakakabit from battery to ignition switch. And then yung wires na nagsusupply sa entire motorcycle mo, nakakabit din yan sa ignition switch. And wire na nakakabit sa ground. So mahalaga yung color ng mga wires na yon na dapat ay familiar ka kung nais mong matutong mag-repair. Yun ang kalimitan kong point of reference pag gumagawa ako ng alinman sa mga electrical accessories ng isang motorcycle. Okay, para mas mabilis tayong matuto, ituturo ko sa inyo ay color ng wire na naka-connect sa bawat component ng electrical system ng motorcycle. So hindi ko po ituturong isa-isa yung wires ng harness. So ang kailangan natin ay malaman natin kung ano ang color na connected sa isang component or sa isang pyesa ng motorcycle. Sa ganong paraan, malalaman na natin kung anong color lahat ng wiring harness natin. And alam na rin natin kung saan sila connected. Ba? So, mas madali. Yes, kasama na rin po sa ituturo ko sa inyo ang functions and testing ng bawat components. So, panoodin niyo po yung entire video. So, sisimulan natin yan sa ignition switch. Ngayon ay dumako tayo sa actual na testing and gamitin natin yung troubleshooting guide or yung mga color coding guide na ginawa ko para sa inyo. So ito po yung open natin na headlight. Sabi ko sa inyo maraming connections yung nasa headlight kasi nandiyan yung madaming accessories natin. By just looking dun sa mga wires, para natin malaman ang connections niya, kailangan nating isa-isahin yan. Oh. Kailangan nating i-trace kung saan pupunta. And para malaman natin kung alin dyan, ay kailangan natin buksan yung mga accessories para malaman natin kung alin ba yung saan nakakabit, yung green, yung red, yung black, or yung any color. But using the troubleshooting guide, yung chart natin, madali natin ma-identify. So using the chart, yung red, alam agad natin, isa lang naman tong red dito. So alam natin ang connections nito.
punta ito sa battery or galing sa battery papunta sa ignition switch. So may dinaanan lang siyang fuse. At yung green, alam natin, lahat ng green na makikita ninyo dito, madami, yung plain green, yun po ay ground. Connected to chassis. Nakakabit din po ang isang end nito sa ignition switch. Yung plain black, ito po ay supply ng entire motorcycle. Ito po ay positive wire. And yung black na may stripe na white, ito naman po yung tinatawag nating kill wire. Ito ay nakakonect din ang isang dulo nito sa ignition switch. Then the other end is connected dun sa CDI natin, pin number 5 po dun sa illustration. So with that illustration, yung apat na wires na connected sa ating ignition switch, alam na agad natin. Ano, so pwede na nating ma-troubleshoot yan. Tanggalin lang natin yung apat na connections. And then pag natanggal natin, alin ba yung magka-partner? Ang magka-partner po dyan is si black and si red. So, ang dalawang to. Magka-partner po yan dun sa switch. Sila yung nagkukonek pag ini-on natin yung switch. Sila yung may interconnections. And ito din pong si green and si black na may stripe na white. Sila naman yung pagka ang switch natin ay naka-off, sila ay naka-on. Baligtad sila. At pagka naka-on ang ignition switch natin, silang dalawa off. Wala silang connections. So, yun po yung kagandahan ng chart. No? And the rest of the wires, madali na nating ma-identify. Okay, ngayon, testingin natin yung switch. Ano? Kasi alam na natin, na-identify na natin yung wires na connected sa switch. Tanggalin natin. So ito yan, tinanggal na natin yung mga connections natin. Tanggalin natin ito sa starter to. Okay, so ito yung apat na wires na connected doon sa ating ignition switch. So para natin malaman, alam naman actually, alam na natin na si black at saka si red, sila yung magka-partner. And si black, white, and si green, sila yung magka-partner. So to check, para lang pakita sa inyo. So yung multi-tester natin, nakaset yan dun sa continuity testing. Okay, matapos nating malaman ang wires ng ignition switch, anong mga color ba to? Ito po yon, yung apat. Yung red and black na magka-partner. Tapos yung green and black with white na magka-partner. Sila po yung apat na wires ng ignition switch. So yung ating ignition switch, pwede na nating matest siya ng continuity test kung good ba or bad yung kanyang dalawang switch na function. Ngayon, ang position po ng ating ignition switch ay lagay natin sa off. Naka-off yung ignition switch natin. And check natin si black at saka si red and si black. So mapansin niyo po, open line sila ngayon. So test din natin yung kabilang pares ng wire. Si black, white, and si green. So mapansin nyo may reading tayo. Ibig sabihin meron siyang continuity. May connections. While naka-off ang ignition switch mo, yung kill switch wire natin ay naka-on. Ngayon, baligtarin rin natin ang testing. I-on natin si ignition switch. I-test natin si red wire at saka si black. Okay, napansin nyo may reading. Ibig sabihin po nyan, meron siyang connections, may continuity. So may dadaloy na current simula sa red wire patungo kay black. Yun po kasi ang operations niya. Okay, now itest din po natin si green and si black white. Napansin nyo OL, open line this time. So wala pong connections yung dalawa while naka-turn on yung ating ignition switch. So, yun po yun kung paano tayo mag-test ng ating ignition switch. May dalawa lang siyang function actually. Yung isa ay paraan natin para makat natin yung supply ng kuryente from battery to accessories. And the other one ay para ma-ground natin yung pin 5 ng CDI. Pag ginround natin yon, mamamatay yung makina. Pag inalis natin sa ground, pwede nating paandarin yung makina. Okay.
Thank you for watching. Abangan niyo po ang continuation video ng troubleshooting ng ignition switch kung paano malalaman kung ito ba ay totally defective. Kung nasa po malaman ng iba't ibang wiring connections, wiring color coding, and functions ng bawat piyesa ng electrical wiring system ng bawat model ng motorcycle, mag-subscribe lamang po. Just press the subscribe button below and the bell icon para ma-update kayo sa mga video series tutorial na i-upload namin. At kung nais nyo po ng copy ng wiring diagram or illustrations, ay mag-comment lang po below. Magbibigay po kami ng mga illustrations dun sa mga video na na-upload na po namin. Salamat po.